August 21, day 9. Yes, day 9. Target namin ngayon is 21 kilometers. Tapos hinagahan namin kasi baka umulan. Para yung kahapon umulan. Kaya ayun, mag-alas 7. 5 minutes before alas 7. Yung iba namin kasamahan nag-gising na din. Tapos yun, kumaya update na. Hingin yung daanan namin. Ganto. Kaya palang nakalagay ngayon sa etapa 16 lang. Kasi nga ang hirap ng daan. Tapos 16. Pero sa hihintuan dapat namin walang tulugan, kaya mag kukontinue kami ng mga 6 o 5 pang kilometro na ganito. Masakit sa paa kasi mabato. Tapos ano pa? Ano ba yan? Madulas. Kaya yan, mamaya lang ulit. Ayan. Ganyan. Mahirapan, may dala kaming ganito. Guys, ina-imagine namin ganito yung daan. Tapos kasi ngayon, tinamo, medyo mas maganda-ganda pa nga eh. Daan ngayon, imagine naman naman yung mga 1900 pa. Panahon pa ng pinaunong panahon. Maglalakad ka ng ganito. Tapos may biglang lalabas dyan sa unahan na haharangin ka. Kukuhanin yung mga gamit mo, sapatos. Tapos malamig. Alang wala ka. Tapos kung Kristiyano ka pa, kasi nga siya yung mga sinaunang panahon, may mga ganyan, depende sa relihiyon. Tapos haharangan ka sa daan, mga peregrino, hindi ka papatay, nanakawan ka. Parang ang nanakawan ka, parang pinatay ka na din. Kasi kung wala kang sapatos, tapos ganito, wala kang protection sa katawan mo, ang lamig, wala din. Kaya yun. Tapos dati yung mga namamanata, wala pa yung mga sign, kasi yung mga sign kung saan ka liliko. Ngayon lang yan eh. Isipin mo naman, magkakawala ilang kilometro ang babalikan mo. Yung iba hindi na bumabalik, yung kami nung nawala, hindi na kami bumalik. Naghanap na lang kami ng iba pang way na medyo malapit-lapit. Nakalabas na din kami sa gubat. Ayan, lumabas na sa Haring Sol. At syempre, daanan na. May daanan na. Camino de Santiago, St. James Way. Escuela Selgas. Hindi ko alam kung anong meaning ng Selgas. Palacio Selgas daw today, guys. Tingnan nga natin. Aw! O nga, ang ganda. Ang lalaki ng mga kahoy. Tapos yun, tingnan nyo. Hindi ko alam kung simbahan. Tingnan nyo to. Grabe ang laki. Siguro 3 tao o 4. Tingnan nyo naman yan. Bababa kami. Thank you.
Ini sorak kah? Kurtalo. Baka dumaan kami dyan. Mamaya. Sa baba. Vamos a pasar por la costa, no? Ahí abajo. No sé, abajo no. Puede ser. O nos manda para allá. Oh, sí, mira, ahí está. Ang ganda. Nakaka-refresh. Sobra. Ayun. Guys, hingal na ako. Grabe. Grabe ang dinaanan namin ngayon. Yun naman yung pababa. Yung paakyat. Grabe. Guys, umakyat na naman kami. Pagkatapos sa nung stopover namin dun sa may simbahan, tingnan nyo naman. Sa baba. Yung daanan. Paakyat pa ng paakyat. Yan yun si Akira. Kumain kami. Kumain kami ng tinapay. Tapos, yun ngayon. Wala na, nalusaw na. Grabe. 8 kilometers pa bago makarating kami sa albergue na aming pupuntahan. Mamaya na lang ulit. Ito, may dalawang ang pipiliin namin yung bayotas. Kasi yung tinanong namin kahapon yung babae sa information, dapat sa bayotas daw kami, dito daw kami. Kasi ang kamino ay parang yung dinaanan namin. Akyat baba, tapos mabato. Kaya dito kami. Ayan. May ano pa kaming nakita. Konting sapa. Kabros dito. Grabe yung binaba namin. Ilang peak yun. Ayan. Okay. Aki si. Grabing penitensya mula pa kanina paglabas namin hanggang ngayon. Ganito ang daan. Yung pababa.
Grabe. Ayan. After 100 years, dito na kami. Ngayon, hahanapin naman namin ngayon yung aming tutulugan. Mapin din kami. Dito kami mag-i-stay para kami. Ang ganda-ganda. Bumili kami ng maluluto. Kasi malayo. Huh?